All right, joining us now on Hot Copy, we have with us political analyst Ronald Liamas. Good morning to you, Mr. Liamas. Good morning, Karen. It's been quite a while. I know it's been quite a while, but you are back. You are back after this two-hour press conference of the vice president. What were your thoughts after hearing what she said? Ah, grabe. Inulit ko ulit. Pinanood ko ulit ng ikalawang beses. Gusto ko lang masigurado na yung sinabi niya ay sinabi nga niya. Medyo kinurot ko nga yung sarili ko eh. Gising ba ako? Hindi. Baka binabangungot ako. Pero medyo grabe yun. It's worse than a meltdown. It was para siyang very unhinged. Bahagi nung kanya sinabi, alam na natin, no? Pero dapat siguro hindi siya yung nagsasabi. Yung sinasabi niya na siya na halos nagmaluhod sa kanya si presidential sister para kumbinsihin siya na tumakbo as vice president or else patatalo sila ni Lenny Robredo, no? So binanggit niya yan. Binanggit niya yung sa kanya ni President Bongbong na maging Secretary of National Defense. Yung commitment sa kanya, ganun ka-specific. Yung paggamit ng helicopter na inagaw sa kanya ng First Lady, etc., etc. So, usually lang, yung mga ganito, hindi na ikaw yung nagsasabi. You hire somebody or yung kaalyado mo, siya na yung magsabi. Dahil nagmumukha kang masyadong entitled. Pero hindi naman bago yan, Karen, dahil nakita natin itong past 2 years, yung ganong klaseng sense of entitlement. Mula dun sa Tambaluslos incident, hanggang dun sa tinanggal yung kanyang confidential at intelligence fund in the hundreds of millions, ang sabi niya ay mga nagtanggal ay hindi sang-ayon sa kapayapaan ng bansa. Dahil gagamitin daw niya yon para sa kapayapaan. Ikatlo, yung kanyang mga atake, no, na sa lahat ng kanyang mga kalaban dito sa budget. Pero mo ngayon lang ako nakakita na pinapatanggal mo yung presiding officer sa budget hearing. No? So meron, hindi bago ito. Yung sinasabi niya na yung kanyang 500 million na security, 500 security force, tinanggalan ng 100. Ang natira 400, galit na galit siya. E, makikita mo yung height of entitlement eh. Diba? Yung ganon. Kaya hindi bago yung bahagi ng sinabi niya. Ang bago rito, yung lumampas ka na sa limit of what is proper. Or even improper. Yung sasabihin mo na huhukayin mo yung bangkay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Yung sasabihin mo na ikaw ay sinisipon lamang pero hindi ka nagko-cocaine 2-3 times. Tapos yung sabi mo BS, BS, BS for 5 times. So, tapos yung pamumugot ka ng ulo. Actually, Karen, in my 40 years in politics, ngayon ako nakakita ng ganito. Na ganitong klaseng, hindi lang siya toxic eh. It's morbid. Medyo morbid yung atake mo. All right. Okay. Well, actually, you've mentioned more specifics in that press conference than many journalists have, no? In their articles. I've seen it as well. But let's start it for those who haven't seen it. So it runs roughly 2 hours on a live stream. Yes. But when the vice president starts, she starts first, so the press is in front of her. She starts first by reading through actual issues, that notes that her staff has given to her. These were bullet points on actual issues that the staff had believed she should be answering. Did you see that part? So she goes through notes and says, okay, wag na natin pag-usapan to, wag na natin pag-usapan to, something to that tone, no? Sets them aside. Yeah. And then out of the blue moves on to, immediately, the first sentence goes, okay, saan ba ako mag-uumpisa? Balikan natin noon. Dati, tumakbo akong mayor. So she starts with that. My question is why? Why? Here is the vice president, barely has press conferences. From the whole time she was DepEd secretary to vice president, not one journalist has had a sit-down interview with her, right? She isn't very friendly to the press per se, but why would you start with that? What was the motivation for this? Part nung simula, Karen, sabi mo nga, merong script. Na sinusundan siya. Not a script, but an agenda. Simula. Which is, to be fair, quite common. Ha? You're a public official. Your staff will give you an agenda to discuss. Notes. Yes. That's yes. common. Yes. That's common. Yes. After noon, lumabas na siya ng script.
doon na nangyari itong unraveling, no? Lumabas siya sa script, tapos very personal na. No, Yes. okay lang naman yung bumanat ka, di ba? Okay lang naman yung bumanat ka. Pero ibig sabihin, babanat ka, pero ikaw rin ay may problema. Sabi nga ng lolo ko, huwag ka masyadong babanat kung meron ka rin muta sa mata. Ibig sabihin, lalagyan mo ng grade yung presidente na 1, eh ikaw, ano grade mo? As vice president, as secretary of education. Ikalawa ay, alam naman natin, ang politika sa Pilipinas ay blood sport, street fighting. Pero even during the past 80 years, yung at may limits yan eh. May kaunting element ng hiya. Meron kang hindi pwedeng gawin. Halimbawa, ngayon lang ako nakakita na balak mo i-desecrate ang bangkay ng isang ama, ng isang presidente. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Tapos may halo pa, napupugutan mo ng ulo yung presidente. Ibig sabihin, yan yung... sabi nga ni Randy David, yung ating foremost public intellectual last Sunday, meron tayong concept ng hiya. No? Medyo lumampas siya ron eh. No? Lumampas na sa concept na yon. At alam na natin, inuulit ko, meron naman siyang sense of entitlement, pero sumobra. No? Yung dati na beast mode ng kanyang tatay, na medyo effective. Sabi nila, yung beast mode na yan ay authenticity. Hindi na uubra ngayon eh. Yung beast mode mo ay nagkakos ng iyong unraveling. Sabi ng kanyang kaalyado, damage control daw. Dahil marami ng bata banat sa kanila. Yung Quadcom, yung Senate hearing, yung kanilang mga malalapit sa kanila na kapulisan na testify ngayon laban sa kanila. So, para baguhin mo yung narrative, para baguhin mo yung kwento, ay itaup mo yung lamesa. Ang problema, hindi na effective yon. Lalo na sa panahon ngayon ng social media. Bawat salita mo, bawat punctuation mark, lumalabas eh. Kaya hindi niya maiwasan yon. At yun yung nangyari. Imbis na damage control, naging damaging. Imbis na method in the madness, ang nakita lang natin ay madness. No? Kaya mismo yung kanyang mga supporters, nahihirapan siyang depensahan. Binabasa ko yung mga comments eh. Sa lahat ng mga platforms, 95-98% all negative. Dahil paano mo didepensahan yung ganong klaseng atake? No? Kaya medyo mahirap yung kanyang sitwasyon ngayon. Tingin ko patuloy siya mag-unravel. Tingin ko, Karen, malaking bahagi nito, hindi lamang strategy or tactics or calculation. Malaking bahagi nito ay yung kanyang katauhan. At nakikita natin ngayon for all the world to see yung ganong klaseng katauhan, no? Natatakot ako because for a long time Sara Duterte remained a mystery, frankly. Yes, right? Yes, you would yes. hear comments that she was the saner version and more intelligent version of her father, right? Yes, do you yes. remember that period when people yes. would say grabe si Duterte, pero yung anak niyang si Sara mas matino yun, mas maayos yun. Ganun eh. Oh, tingin ko, mismo yung kanyang tatay ay hindi sasabihin yung kanyang mga sinabi. No? Kaya medyo nalampasan niya yung kanyang ama. Sabi nga nila, the fruit doesn't fall too far from the tree. Pero ito, nagtayo siya ng sarili niyang puno. Ito yung Sara Duterte tree. At ito ay medyo matindi. No, kaya nga sabi ko kanina ay ito ay hindi matatapos, magpapatuloy ito. No, itong self-destruction na ito, itong unraveling na ito, itong meltdown na ito. Wala na ito sa usapin ng calculation, wala na ito sa usapin ng strategy. Mr. Liamas, you're breaking up now. Yes. Let's see how your internet is. Yes, can you speak yes. again? Yes. Is that okay na? Okay na? Yeah. It all right, but you're a bit slow. All right. So let's start first with this. Okay, you're back. You're back now. Okay. Yes. I want to play devil's advocate here, but isn't the vice president doing this because she feels politically harassed? Yes, yes and no. Sabi ko nga kanina, targeted. Yes and no, dahil nakita nga lumalabas ngayon sa mga investigasyon yung link ng kanyang tatay sa pogo, sa drugs at yung link nito sa extrajudicial killings. Merong listahan ng presyo
ng mga titirahin. Alam na natin ito noong 2017 pa lang, nagsimula na itong lumabas sa testimony ni Matubato at saka Las Cañas. Pero ngayon, yung mga taong involved ay yung kanilang mga ringleaders. Kaya mahirap nilang lampasan ito. Kaya tinatamaan na hindi lamang yung kanyang tatay, kundi yung anak, si Vice President Sara. Lalo na dito sa usapin ng kanyang budget at intelligence fund. Paano mo ipapaliwanag, Karen, na gumastos ka ng 16 million in 11 days para sa safe house? Diba yung ganun lang kakonkreto eh. Paano mo ipapaliwanag? So medyo tama ka na siya ay besieged, siya ay nakasandal sa pader, siya ay nalagay sa isang corner. Pero ito ay hindi dahil sa kanyang kalaban, dahil mismo sa kanila. No? Dahil mismo sa kanila. At ngayon, yung kanilang political base ay naubos na at yung kanilang approval rating nagsisimulang bumaba. Mataas pa rin. Pero makikita natin is the movement of numbers downwards. At tingin ko, after nung kanyang press con, patuloy itong bababa. Baka nga dramatically eh. Hindi na by increments. Dahil, paano mo ipapaliwanag yung ginawa mo? No? Paano mo ipapaliwanag? Kaya, yes, tama ka. Pero tingin ko, ito sa balance sheet, ito ay very negative para sa kanya at sa kanyang pamilya. Oo. Okay. Now, let's talk about those two sound bites that the press keeps quoting. The number one is, I will dig up the remains, it said in this word, no? It was roughly the same, is huukay niya si Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. And that's gotten a lot of reactions. Let's talk about that. So you have right now, well, of course, this is a Solid North party list condemning what she said. You have netizens also saying it's like it desecrates the dead. Let's talk about that particular statement first. Yeah, well, una, Karen, parang kwento eh, sense ng utang na loob. Nilibing namin yung tatay niyo sa libingan ng bayani. Tapos ngayon, binabanatan niyo ako. Inyo isang pinanggagalingan ng ganong klase, na utang na loob. Ang tanong ko, Karen, nung sinabi niya yan kay Amy Marcos, anong reaction ni Amy? Oo. No? Hanggang ngayon, tahimik si Amy. Eh, no? Anong reaction niya nung sinabi sa kanya yan ng kanyang BFF? No? Parang nilaglag siya. Nilagay siya sa isang spot na mahihirapan yung kanyang sitwasyon, no? At ikatlo ay meron tayong kultura, Karen eh, no? Kahit tayo ay nag-aaway, wag na nating isama yung bangkay ng mga namatay, yung mga yumao. Ibig sabihin tayo naman nagki-criticize sa isa't isa sa politika eh. Pero ba't po isasama yung ama na yumao? Kaya ako hindi ako kontento sa sagot ng Malacañang na no comment. Kailangan mag-comment si presidente, hindi lang dahil siya ay isang presidente, kundi siya ay isang anak. No? Hindi pwedeng si Amy tahimik, siya tahimik. Kailangan may sagot din sila. Kung hindi, magmumukha naman silang weak leader as well as isang weak na anak. No? Mm-hmm. Kaya yun yung kailangan nilang gawin. No? Oo. So you want President Marcos Jr. to answer that? Yes. Among everything she's accused in that press con. It's yes. That. Yes. No, wag na niya sagutin yung binigyan siya ng grado na 1. Yung tao na magpapasya noon eh. Huwag nila sagutin yung walang food security. No? Depende na yan sa gagawin ng kanyang gobyerno. Pero kailangan mong sagutin yung huhukayin ng iyong ama at itatapon sa West Philippine Sea. Binanggit yung West Philippine Sea dahil ine-emphasize ni Vice President yung difference nila sa foreign policy. Malinaw naman kasi si Vice President at saka yung ama, pro-China. So may ganong klaseng angulo. Bakit itatapon sa West Philippine Sea? Bakit hindi sa ilog? so may mga ganong aspeto eh. Katulad nung sabi niya, sinisipon lang siya, pero hindi siya gumagamit ng cocaine. No? Parang may ganong klaseng mga patalsik eh. Kahit yung mga allegedly innocent outbursts niya. No? Okay, now should the president at some point already answer these accusations or allegations of alleged drug use? Because former President Duterte has also mentioned it rallies before. And you have now the vice president even doing actuations, right? That at the end, you yes. have ordinary Filipinos seeing this. Yes, ang problema lang yan, no, halimbawa nung lumabas yung Pulburon video before the SONA, nung July, it fell flat. Parang walang tumangkilik. Parang walang naniwala doon sa video. Kaya baka kinakailangan mong pabayaan na lang. Walang naniwala sa video kasi fake yes. yung video. Yes, yes. Exactly. Okay. Oo. Kaya medyo yung ganung atake sa kanya, nabawasan.
Dahil nga, yung nilabas, last year pa yan eh, sinasabi, may pulburon video. Nung lumabas pala, anticlimactic, now, wala naman pala, fake naman pala yung video. Kaya at this point, baka hindi niya kinakailangan sagutin. Okay. I keep calling you professor. In the United States, we have had presidents say that at one point, they used illegal substances, right? Yes. Right? Even Clinton. Absolutely. You had Bill Clinton say he used to smoke marijuana. I tried illegal substances. They wouldn't name exactly what, but by saying illegal substances, it would mean it's more than marijuana, right? You had Barack Obama at one point also saying that. So you have presidents that people admire who would say in interviews that at one point, I've tried it. Will it help in the Philippines if the president does that? All right, we're back with Ronald Liamas, seasoned political analyst. Ronald, okay, I was asking you, in the United States, you've heard former presidents, quite popular, admit to some kind of illegal substance abuse or trying them at one point. Does it benefit President Marcos Jr. at any point, or any president in the Philippines for that matter, to share? Well, iba yung kultura tsaka mga batas Karen sa US. Sa kanila, yung problema ng drugs ay yung supply side. Yun ang kanilang kinoconfront, yung supply ng drugs. Halimbawa sa border. Sa atin, ang binabanatan natin, yung demand side, yung users. Yun yung mga namatay eh. Kaya nga nag-file ng crimes against humanity yung International Criminal Court. Yun yung kaibahan sa atin. Yung ganung klaseng strategy at yung ganung klaseng kultura. Sa kanila kasi mental health issue ang usapin ng paggamit ng drugs. Totoo yun. Hindi siya ganung kasama. No? Yeah. Hindi siya dapat tulungan mo yung mga gumagamit para sila ay gumaling. Sa atin ay hindi tutulungan, patayin yung mga gumagamit. Kaya meron tayo ngayong kaso sa ICC. Yun yung kaibahan. So what you're saying essentially, there's also a different cultural appreciation with at least recreational abuse or trying illegal substances in this country. Actually, it's quite conservative that it's frowned upon. Ganun yun. Yes, yes. Tapos, Karen, halimbawa, yung tao ni President Duterte, yung Presidential Advisor for Economic Affairs, siya yung na-link sa production ng drugs. Siya yung na-link sa POGO, si Michael Young, na nahuli natin ngayon yung kanyang kapatid. So dito, puts in question itong mga ginagawa ng gobyerno during their time, yung tokhang, na yung POGO, drugs, ay link sa extrajudicial killings, at yung pumapalit sa mga drug lords ay tao ng kanilang mga kaaliado, specifically si Michael Young. So yun yung ibang aspeto rito. Parang ginigisa natin yung ating sarili sa sariling mantika. Ngayon ay wanted si Michael Young. Nakalabas na ng bansa, pero nahuli natin yung kanyang kapatid. Mm-hmm. So yun yung kaibahan, no? Dito, parang may conspiracy. At yun yung lumalabas sa testimony ni Espinido, testimony ni Garma, etc. Na hindi lang sila institutionalize yung pagpatay, yung EJK. No, kung hindi, may link ito sa drugs. Yun yung testimony ni Las Cañas, no, na lumalabas ngayon sa Vera Files. All right. Okay, but then it that could be, I mean, we're moving a little far off from the question here. I just asked you if it benefits a sitting president or a former president at any point in this country to admit having tried an illegal substance, and you're saying no because of the cultural difference. Is that what you're saying? Yes. Okay. Yes, yes. Medyo look down on that. Yeah. Okay. Now, let's move on to the thought of when she felt her relationship with President Marcos Jr. is toxic, that she actually, I mean, imagined decapitating the former president, the sitting president. I mean, it's quite interesting because I've never even imagined decapitating my worst enemy. At this point, right? It's just not in my head. But let's talk about that. I mean, you have to imagine it, right? That you're imagining cutting off someone's head. Yes, kaya nga. Pero again, Karen, no? Kung babasahin mo yung testimony ni Las Cañas, this is no different. They cut people. Yun ang testimony ni Las Cañas. Para matwala yung ebidensya, they cut people.
yung kanilang mga biktima. Kaya hindi ako magugulat. Pero yung sasabihin mo publicly, yun ang nakakagulat. No? It's no longer a veiled threat sa presidente. Ibang usapin kung babanatan mo paano siya nagkakandak ng sarili as president. Iba yung pupugutan mo ng ulo. At lalong iba, yung huhukayin mo yung tatay niya at itatapon mo sa dagat. Kaya mayroong mga nilampasan eh, si Vice President Sara dito. No? Hindi lang ito usapin ng delikadesa, hindi lang ito usapin ng hiya. Medyo naiiba eh, yung ganitong klaseng mga statements. Kaya imagine mo kung ikaw ang Secretary of Education. You were the Secretary of Education. Diba? Ikaw yung in charge para sa pagmumulat ng kabataan. Tapos ganyan yung katauhan mo. Medyo delikado, 'di ba? Buti natapos na yung kanyang termino as Secretary of Education, no? Yun yung nakakatakot. Okay, that's quite interesting. Last words, unfortunately, we don't have enough time, but I do hope to have you back. I'll throw this out there. There's a survey that recently came out from Okta that said 38% of adult Filipinos today who didn't once identify themselves as pro-Marcos is now pro-Marcos. That's interesting. 15% are pro-Duterte, most likely. They're still the solid Dutertes who are still pro-Duterte, right? They've remained, but the numbers have dwindled. Yes. There's an interesting figure there. Roughly, if you combine it, you have 40% plus of Filipinos who don't know what they are, right? They don't want to be called pro-anything. Yes. They don't know essentially what kind of leadership they want or they're looking for still another leader. After that press con, with what's going on today, the elections coming up, holistically, what does this say that the Filipino wants? Yes. Makikita mo, Karen, that the numbers are moving downwards no, sa mga Duterte. Nagsimula sila, nung nagsimula yung Okta survey na yan, Okta lang kasi gumagawa niyan for now eh. 20% yung pro-Duterte, 30% yung pro-Marcos. Ngayon nagbago, naging 38% at saka 14-15% na lang yung mga Duterte. Yung mga Marcos, 38%. Pero yung mga undecided, tumaas. 14-15%. At yung mga neither ay mga 36-37%. Tapos yung mga dilaw o pink ay mga 7%. So meron kang roughly kalahati ng bansa naghahanap ng alternative. Ibig sabihin, kahit papano, tinatamaan din yung gobyerno. Pero ang talagang malaki ang tama, yung mga Duterte. But people are looking for the alternative. Itong mahigit 40% na ito. Ito yung mahalaga para sa parating na dalawang eleksyon. Midterm at saka sa 2028. Sino makakakuha dyan sa large, almost 50% na yan? No? Yan yung labanan ngayon. Pero definitely, sa pagkakasabi mo, yung Duterte ay bumababa in almost all surveys. Yeah. All right. On that note, political analyst Ronald Liamas, thank you for joining me again. I do hope to see you back on Head Start. Thank you so much as always. Maraming salamat, Karen. Anytime. Ayusin ko yung aking internet. Thank you.